kape. Ayan, sana may kape din kayo dahil sa hindi na pinag-usapan dito eh. Dapat, gising na gising ang diwa. Ang masalimuot na sinapit ng idolo ni Muhammad Ali. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. Ang masalimuot na sinapit ng original na The Goat at idolo ni Muhammad Ali na si Joe Louis. Ano ang nangyari sa lahat ng napanalunan ni Joe Louis at nagretiro siyang walang pera at napakaraming utang pa? Kilalanin muna natin ang idolo ni Muhammad Ali at original na The Goat ng heavyweight division. Ito ang career profile ni Joe Louis. 6'2 siya, pinanganak noong May 30, 1914 at namatay noong April 12, 1981. 66 years old siya. Ang total fights niya ay 69, 66 wins, 52 knockout at 3 talo. Kung ikukumpara ang record ni Joe Louis dito kila Ali at Tyson ni Dihamak na mas magandang record nitong si Joe Louis. Malaki ang respeto nitong si Ali kay Joe Louis. Parang ito yung pagrespeto ni Tyson kay Ali. Si Joe Louis ang pinakasikat nung panahon niya at halos lahat ng gate ay puno basta siyang may laro. Ito lang ang problema nung panahon ni Joe Louis. Nung panahon niya, napakalakas ng tension between black and white people. Mabalik tayo sa record ni Joe Louis. Isa lang dapat ang talo ni Louis at ito ay sa mortal na kalabang si Max Milling. Tiga-Germany siya na ginawang puppet ni Hitler sa Nazi. Hindi nagkaroon ng title fight itong si Joe Louis sa unang 32 fights. Dahil napakataas ng kuha ng discrimination ng white sa black people. Nung time na yun, ayaw lumaban ng white champion sa black contender. Nagkaroon ng chance si Louis na makatitle fight noong June 1932 nang labanan siya ni James Braddock. At yun nga, naging champion si Louis sa unang pagkakataon at laking pasasalamat niya kay James. 25 times na dinepensahan ni Joe Louis ang title niya at 25 din na dalawa lang ang hindi na knockout doon sa 25. Ganon kalakas itong si Louis na halos 12 years siya naghari sa heavyweight. Dito rin sa 25 defenses nangyari ang rematch nila ni Max Milling noong June 1938. Napakataas ang stake na laban na ito dahil si Max Milling ang ginawang example ni Hitler bilang isang Aryan supremacy. Ang laban ay naging simbolo ng pagiging nationalistic at racial overtones. Ibig sabihin, racist ang German at patagong sinasabi na sila ang pinakamalakas. Itong laban na ito ay may kumpara natin sa pelikula na Rocky IV, kung natatandaan yung movie na Rocky IV ni Sylvester Stallone at Dolph Lundgren. Sa Rocky IV, ang story naman ay tungkol sa Russia at Amerika. At nung naglaban nga ay ninakout ni Lewis si Max Milling sa unang round pa lang. Ayan, ito yung laban ni Max Milling. Challenger siya kasi naging champion na si Lewis. Si Lewis dito yung kwan, yung nasa kanan. Iba pa ang forma nun nung unang pala, mga 1938 ito eh. Iba pa sila pumorma nun. Mas advanced na yung forma ngayon ng mga bagong boksingero. Ayan, si 6'2. So halos magkasintangkad o mas matangkad ng isang inch. Nakatagilid kasi si Smiling. Ito yung tinatawag na fight of the century. 15 rounds pa. Marami pang 15 rounds. Kasi si Ali at saka si Fisher naglaban ng kwan eh. Si Frazier naglaban ng 15 rounds. Dun sa Pilipinas ginawa. Sa Araneta. 3 Line Manila. 15 rounds yun. Talagang umihi sila ng dugo dun. Ayun, nagjijab sila. May jab na rin. So kung tutusin, dun sa mga lumang kwan pa, wala pa mga jab-jab eh. So yung head movements, hindi mo pa rin makikita rito eh. Tutukan ang tutukan. Ayun, inaabot na nga ng malakas. Kaliwa, dito mga nakahawak sa lubid. Ayaw bumagsak. Ayaw niya magpabagsak. Gusto niya magpabugbog na lang. Standing 8. Si Smiling. Ayun, tinamaan ang maigsing kwan. Maigsing parang hook na maigsing kasi mayroon na lang straight yun. Maigsing hook body. Wow, maigsing hook na naman, malakas talaga kasi walang depensa yung kwan eh. Hindi nakatakas yung kaliwang kwan eh. Yung kamay nakababa kaya talagang dadalihin talaga yung ulo mo.
ayun. Nagretiro sa pang 25 na defenses noong March 1949 sa edad na 34. So kung tutusin yung 34, medyo bata pa yun kasi si Pacquiao nga ngayon 42 na, lumalaro pa eh. May pagka-patriotic yung si Lewis during World War II dahil sa nag-donate siya ng purse sa dalawang laro niya sa Army at Navy Relief Societies noong 1942. Coincidentally, ito rin yung year na pinanganak si Ali. So 34 si Lewis, saka lang pinanganak to si Ali. Eto na, dito na lumabas ang pagkamasali mo sa buhay ni Lewis. Kahit na malaki ang napanalunan niya sa boxing na dumidiretso sa handan niya na si Jacobs, eh halos tumanggap lang siya ng around $800,000. Ang pagiging pilantropo niya at ang mahilig mamigay ng pera at mapagkawang gawa at ang pagpapatayo ng negosyo na halos lahat ay nalugi. Eh dito na naubos ang pera niya, idagdag pa ang pagpasok ng IRS. Ito yung sinasabi ko, yung IRS. Yan ang katapat ng kwan dito, yung kumukuha ng BIR dito sa Pilipinas. So hinabol siya ng IRS sa tax noong una nasa 500,000. Pero dahil sa lakas mag-interest, ito maas ito ng 1 million. So kung tumanggap lang siya ng 800,000 tapos sisingin siya ng tax ng 1 million dahil nag-interest na, isama mo pa yung dinunit niyang purse na dalawang laban ng Army at Navy na meron pala siyang babayaran ng tax doon. Yun, isa pa yun. Dinunate niya yung napanalunan niya doon, dalawang laro. Hindi pala ganun kadali. Nag-donate ka na, magta-tax pa. Parang yung nausong niya sa Pilipinas. Pag nag-donate ka, dadaan mo na sa government, tapos lalagyan ng tax. Magdo-donate ka na lang nun, ha? Tax pa. Ganun ang nangyari sa kanya. So, na-bound-bound siya dahil yung 500, tumaas ng 1 million. Tapos yung dalawang laro niya na dinonate niya, may tax din pala yun. Ito ang dahilan kung bakit lumaban pa ulit siya after mag-retire ng dalawang taon at natalo nga siya kay Charles noong 1950. Tapos alam ko may pinakahuling laro siya dito kay Rocky Marciano. So tinalo rin siya. Kahit na lumaban pa ulit ng ilang beses, eh, hindi na niya mahabol bayar ng utang niya sa IRS. At napiliti nga siya mag-sideline kagaya na mag-appear sa quiz show, mag-wrestling, mag-referee sa wrestling. Isama pa yung kinuha siyang gate greeter. Dahil naawa sa kanya si Max Milling, ang mortal niyang kaaway, yung sa German, yung German na kalaban niya. Naging magkaibigan sila nun. Tinulungan siya financially during his retirement. Ganon din si Jack Dempsey. Si Jack Dempsey yung ganon sumuntok, yung bara-bara, na nagsasabing buti na lang at hindi sila naglaban ni Lewis, sabi ni Jack Dempsey. Dahil sa napakalakas nga nitong si Lewis. At ang paghahabol sa kanya ng IRS, eh, nilimitahan na rin. Kumbaga, naawa na rin kay Joe Lewis ang IRS. Kumbaga, nakita naman nila yung sitwasyon. Ang nangyari, kung magkano na lang yung kaya niyang ibayad. Kung ano na lang ang kaya ng pera niya na maibayad sa tax. Yun. Nabaon nga siya sa utang at namatay siya ng walang pera. Ito yung problema pag masyadong malaki kumita ng pera. Hindi iniisip yung future. Nagiging natural na ito sa mga athlete gaya ng sa NBA at iba pang sports. Dahil sa sobrang bait nitong si Louis sa pamilya at kaibigan, hindi niya napansin yung problema sa tax na responsibility niya. Huwag sana itong mangyari dun sa issue na nabanggit ko dati dito kay Pacquiao. At yung nangyari din sa NBA player na nakita natin lately na si Delonte West, nakita natin na talagang kariritar niya lang pero pulubi ka agad at literal na nanlilimos talaga sa kalye. Binigyan siya ng pangalawang chance nung may-ari ng Dallas. So ewan ko kung ano nangyari pero kinuha siya, kinupkup. Baka pabalikin, baka nasa G League ngayon. Naging kakampi ni LeBron niya sa Cubs. So ayun, sana ay nagustuhan nyo. Marami pang video sa Nats Cafe Channel. Kung meron kayong request na topics gaya ng basketball, boxing, o MMA man, ipaki-comment na lang sa comment section. Gawin natin ng parang. Salamat, bye!